Ang dami mo, ang bayo. Ang katakot. Ang pera siya.
kasi nagbibenta ng sigarilyo. Ay, ito yung dating bahay yun. Lahat naman po dito, kasi ang barangay po, binigyan sila ng instructions kasi meron tayong memorandum circular galing sa DIMT. Tapos binasa po lahat sa mga barangay. So, automatic po, mga barangay ang nagbibigay ng abiso dito sa mga constituents nila. So, ilang araw po ang notice before the actual clearing operation? Alam po, noon pa yan na binigyan sila ng abiso, siguro paulit-ulit na nire-remind ng mga constituents na may mga extensions or obstructions dyan sa Bangketa na alisin. So, imposible na, siyempre, mga yan, mag-hysterical sila o ano. Pero alam nila na iyan ay talagang meron ng sinabihan sila na alisin na yung mga extensions nila ng ano nila dyan sa Bangketa kung meron man. Hindi na, 2 days na lang sa deadline ng DIMT. Ilang porsyento na ang nalilinis sa Maynila? Ang pagkaalam ko pa, sabi ni Assistant City Engineer, Operation Engineer, Vicente, saka 95% na ang kabuuan. Usually kasi yung mga major thoroughfare saka yung mabuhay lane, yun po yung tayo po. At the same time, yung mga secondary saka tertiary roads, parallel po yung operations. At nag-aano po dyan, nag-aano po dyan, mga barangay. Kasama namin. Last na lang ho, para ho din sa mga residente na meron pa rin obstruction, sa kabila ho nang meron ng notice ang... meron ng abiso. Ano ho mangyayari? Kailangan na. Katulad yan, syempre, ang mga barangay, ang may responsibilidad yan. Na dapat talaga ipatupad yung pag-clear ng mga obstructions dito sa mga Bangketa. At the same time, yung mga nasa kali, lalo na yung may mga illegal parking tayo. So, kasama po yun. Apo. Engineer, full name na lang po ninyo, tsaka official designation? Ako kasi lalong sa official designation. Engineering. First name, sir. First name, Joseph Bolani. Thank you. Daming aso.
pa din sa ilalim yung mga tuta.